Guys, so ngayong gabing to or kung umaga man sa inyo, ituturo ko sa inyo guys kung paano magpalit ng CMOS battery at ganun din mag-refer ng laptop ng HP Compact CQ62. So ito guys, ituturo ko lang kung paano siya babaklasin yung motherboard, palitin. Kasi yung battery niya, every time na mag-open ka, minsan na babago yung kanyang oras, hindi siya accurate. So, pagka ganun, usually, kailangan ng palitan yung CMOS battery. So, ito guys, no, pasensya na kayo dun sa tumutunog kasi may nag-message sa akin sa Messenger. So, yun guys. So, ito yung HP Compact ko, CQ62. Ayan, so 15.6 inch yung LCD display niya, and then 40 pin standard. Tapos so testing natin, on ko muna. So hindi ko muna siya ginamitan ng charger kasi may battery naman to. So ayan guys. So itong laptop ko, naka SSD na siya, tsaka meron siyang external na additional HDD caddy. So, kung mapapansin mo, medyo blurred yung ano niya kasi ganun talaga pagka naka-LCD tapos camera. Tapos may ano, may flash. Kung papatayin ko yung flash, ganun pa din. So, ito guys. Ayan. So, ngayon, okay na yung oras niya kasi sinet ko siya kanina. So, ngayon gabing to is ano na siya, 11:38 PM. So ayan, 11:38 PM. So i-ano ko lang yung ano nito. So off ko muna. Ayan, so i-off ko para ma-ano natin yung time. Ayan. Okay. So after natin mag-off, tanggalin natin yung mga nakasaksak. So first thing first, tatanggalin yung battery. Ayan. So ito, tanggalan ng battery niya sa likod. So ayan, tanggal na yung battery. Okay, so next is tatanggalin natin yung hard drive. HDD niya. Ayan, so dito lang. Ayan. So ito yung hard drive niya, HDD niya. So pwedeng rekta na tayo magtanggal. Dito. So ito guys, no. So ito yung tanggalan niya. Tanggalin mo yung dalawang screw, and then meron dito sa gilid. Pag natanggal mo itong dito sa gilid, kasama na yung kanyang tawag dito, CD-ROM. Pero sa akin kasi yung CD-ROM ko kasama, pinalitan ko ng ano, caddy. Kasi hindi, wala nang gumagamit ngayon ng ano, ng tawag dito. So ito yung HDD ko. So ito yung CD-ROM. Ayan. So pinalitan ko siya ng 320GB na hard drive. Yung dating hard drive niya, nilipat ko lang siya doon. So ayan, papakasin ko muna yung laman. Para palit tayo ng battery. So kailangan guys, pag nagtanggal kayo ng ano, ng hard drive, make sure nyo na walang battery kasi baka mag short circuit, mahirap na. So ang gamit ko lang, no, is isang Phillips screw na maliit na dapat cashed dun sa
tornilyo at saka isang tweezer. So yan na. So pag nagtanggal kayo ng screw, make sure na dandahan lang. Dito sa RAM, meron kasi isang tornilyo dito na kailangan tanggalin para dun sa keyboard. So kung magpapalit kayo ng keyboard, nari, nasira yung keyboard ng laptop nyo, like katulad na itong model na to na CQ62. So nandito yung isang screw niya, pangalawa, pangatlo, tapos itong tatlong to. So bali anim yung tornilyo ng screw ng ano, ng keyboard. So dapat tanggalin nyo rin yung kanyang wifi module kasi sagabal siya mamaya kapag ka, hindi mo matatanggal siya kapag ka nakaharang yung wifi module. So kailangan mo siyang tanggalin. Ayan. So pag natanggal mo na, hindi mo na kailangan tanggalin yung RAM kasi hindi naman siya nakakasagabal kasi nakafix naman yan sa motherboard. So ang kailangan mo lang tanggalin yung wifi module. Ayan. So natanggal ko na yan dito. Ito naman. So meron din dito na apat na screw kasi dun sa kanyang motherboard na takip. Dapat kabisado nyo na kung saan yung tornilyo nakalagay kasi pagka nagkamali kayo, uulit na naman kayo. So dapat alam nyo na. So yung isang tornilyo ko dito sa gilid, nabali na kasi yung ano niya, nasira na yung pinagkakapitan. So hindi ko na siya tatanggalin. So ngayon, pabaliktarin ulit natin siya. Ayan. So first, kailangan mo na tanggalin yung kanyang keyboard. So dito tayo sa taas mag-umpisa para tanggal natin. So yung screw ko naman ay baliktaran. Ayan. Susungkitin ko lang siya. So dandahan lang, no, pag nagtanggal tayo ng ano. Oops, bakit kaya hindi siya matanggal? May screw pa ba? Iwan. Ah, meron pa. So may nakalimutan ako tanggalin. Buti na lang. Ayan. So natanggal na natin lahat. Ito tayo. Ayan. So tatanggalin na natin yung keyboard. So sa pagtanggal ng keyboard, susungkitin lang natin to. Ito. Pag ganun lang. Ayan. Ayan. Okay na yan. Ngayon, meron pang isang tornilyo dito na kailangan tanggalin. Ayan, pag natanggal nyo na yung tornilyo, next naman is remove natin tong mga pin na to. Ayan, katulad yan. Angat mo lang, gamitan nyo ng tweezer para hindi kayo mahirapan. So ito, natanggal na kasi yung blue na ito. So tatabi ko lang yung blue para mamaya pagbalik ko, ibabalik ko siya na maayos. So pag natanggal na itong tatlo, next naman yung speaker. So, remove mo lang patras and then pwede mo na siyang iangat. So, yung iba kasi, no, nakafix yung motherboard dito sa harap. Yung likod yung natatanggal. So, dito sa case ni CQ62, yung harap ang pwede nating tanggalin, hindi yung likod. So, yan. Andahan lang. So medyo dito nahirapan tayo kasi nga yung nabali na ano na tornilyo medyo naiipit siya ngayon. So ang gagawin ko, huwag yung puwersahin para hindi masira yung kanyang pinagkakapitan. So dandahanin natin tanggalin. So ito guys, dandahanin lang natin tanggalin siya para mamaya i-repair natin.
Kapag tinatanggal mo, hilain mo siya, hilain mo to para mag-lock yung tornilyo para pwede mo siyang tanggal. Yan, tulad yan. So, ito. Medyo na-damage yung dito niya. So, saka ko na lang i-repair yan. So, ito guys. So, nakikita nyo na yung motherboard. Yung CMOS battery niya, dito siya nakikita, dito banda. So, kailangan natin baklasin to. So, first, bago natin magbaklas, remove muna natin yung cable ng LCD, and then yung sa ano niya, tawag dito, sa mic niya. Tapos, dito naman, yung cable ng USB. Yan. Tapos, yung sa anong tawag dito? Sa ano niya ta? Sa camera. Yan, tama, sa camera. And then, pag natanggal natin yung dalawa, ito naman yung sa power cord. So, bago natin siya matanggal, well, pwede na natin siya tanggalin dito. Yan. Ganyan mo lang. So, pag natanggal na natin itong tatlo dito, tapos yung dalawa dito, ito naman, sa baba. So, ito yung sa telephone, parang ganun. So, ito yung cable na to para dito sa caddy, tapos sa bluetooth. Yan. Tapos, may dalawang tornilyo. Andito yung isa. Kailangan natin tanggalin. Ayan, kailangan natin tanggalin. Tapos nandito naman yung isa, kabila. So, pag natanggal na natin dalawang tornilyo, so, pwede na natin iangat. Yan. Ang pag-angat, dandahan lang kasi tatama yung may nakausli kasi dito sa dulo. Yan, dito sa dulo na maliit na para dun sa pinagkakapitan ng LCD. So, hilain nyo lang siya. Angat nyo ng konti. Yan. Yan. So, kung nahila nyo na, baliktarin nyo na lang, no? So, ito yung CMOS battery. Yung sinasabi ko, na papalitan natin. So, paano ba magtanggal? Madali lang. Sungkitin nyo lang itong part na to. Tapos angat. So, yan. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. So, papalitan na natin ng panibagong CMOS battery. Yan. So, ngayon, napalitan na natin ng panibagong CMOS battery, pwede na natin ibalik. So, dapat, kayo, no, dapat maglinisin nyo din yung thermal paste, magpalitan ng thermal paste every 6 months kasi usually, pagka madalas yung ginagamit yung laptop nyo, umiinit yung laptop. So, may tendency na yung thermal paste natutuyo agad. So, maglalagay tayo ng panibagong thermal paste para makita niyo kung paano magkabit, no? So, ito, thermal paste. Nabibili naman 'to sa mga computer shop. Ang bili ko na ito is 150. Matagal mo na siya magagamit. Sobrang tagal. Ikaw na lang yung magsasawa. So, ngayon, first things first, remove mo muna 'tong apat na tornilyo. Tsaka itong dalawa sa baba ng kanyang GPU. So, ito. Baba muna natin. Tanggalin. Ingat kayo sa pagsundot ha. Kasi baka masira nyo. So, ang gagawin natin, ibababa na lang natin itong case niya kasama yung LCD. Total, palit na tayo ng CMOS battery. So, para hindi magkaroon tayo ng problema sa motherboard natin, tanggalin muna natin yung CMOS battery kasi may kuryente kasi yan. So, pwede namang hindi, pwede namang tanggalin, pero mas safe na walang CMOS battery. Kasi, pag nagkaroon tayo ng problema at nagkaroon ng short circuit yung board natin, hindi na siya gagana, masisira. So, mas maganda, tinanggal natin yung CMOS battery para at least safe lang, for safety lang sa atin. No? So, yan. Anim na screw ang tinanggal ko. So, pwede mo nang hindi kayo tanggalin yung
cord ng fan kasi angat mo lang naman to ng konti. Yan. So merong ano, yan, angat mo na siya ng konti, tapos gilid mo lang. Yan. So okay na yan. And then ito, yan, kailangan mo siyang linisin. Kasi medyo ano, pero sa akin naman, sa case ko naman, itong ano ko kasi, thermal paste ko, halos kalalagay ko lang, pinakita ko lang sa inyo paano maglagay. So kahit hindi mo na siya anuhin, hindi mo na siya punasan ng punasan, well, ako ang pinanlilinis ko kasi dito is yung lighter fluid. So ipapakita ko sa inyo. So ito guys, Fuji. Ito talaga yung pinanlilinis ng laptop para safe. So ito yung pinatatanggal ko ng grease para hindi siya mahirapan. Tsaka mas maganda siya kasi natutuyo agad siya. Kaysa gumamit kayo ng alcohol. Well, okay din naman ng alcohol, kaya lang mas safe siya pag kayong Fuji. So kailangan lang siyang gumamit ng Hulak tapos Fuji. Yan, lalagyan ko lang yung Bulak. So, punas ko lang siya ng konti, dandahan lang. Yan. Yan. So, kung nakikita nyo, no, fresh na fresh pa yung thermal paste ko. Kasi, bagong lagay ko lang to, siguro. Kasi, ako kasi guys, every 6 months or every 3 months nga eh, nililinis ko siya. Nagpapalit ako ng thermal paste. Well, inaalagaan ko lang naman yung gadget ko kaysa naman hindi ko malagaan. Eh, masira lang. Eh, ano ba naman yung araw-araw ka naggagamit ng laptop mo tapos di mo nalilinisan. Para ka lang namang nagpunta sa computer shop, nagbabayad ka ng ngari, magkano isang oras sa computer shop? 15 pesos. Eh, yung 15 pesos, ipunin mo yun. Kung sakaling may computer, may laptop ka naman sa bahay, investment mo din lang naman yun eh. Kesa naman masira, mag-overheat yung laptop mo. So, mas malaking damage pa. Magkanong aabutin kapag ka nagpagawa ka? Motherboard ang sira. So, 1,000. So, magkano lang yung thermal paste? 150. Ilang beses mo na magamit yan. So, yan guys, no, nalinis ko na yung processor. Yung processor ko pala guys is i5. So, itong GPU naman, linisin ko lang siya kasi papalitan ko din siya ng thermal paste. Para medyo... So, ngayon, tatanggalin ko lang tong ano niya kasi medyo nail lang ako. Hugutin mo lang naman to. Yan, hugutin mo lang. Yan. Yan. So, dandahan lang kasi may mga resistor kasi tayo dyan sa ano natin, may mga pyesa kasi yan eh dyan sa loob ng ano, kaya baka mabali natin, mahirap na, so madamage, hindi na gumana yan. So napapansin nyo, kahit pagka pinatak siya, natutuyo agad siya kasi ano lang siya, fluid siya yan. So, ngayon, nalinis na natin. Ito naman, yung takip ng... nasa sa inyo na yan kung gusto nyo linisin or hindi. Sa akin kasi, fresh naman yan. Wala naman problema. Hindi naman nakakasira yan sa, ano, sa laptop. So, itong fan ko, medyo malinis pa naman. So, wala naman masyadong bara yung flow ng fan. So, kahit hindi ko na to linisin, okay na yan. Dagdagan ko na lang ng thermal paste. Wala namang magiging problema yan kasi thermal paste din naman yan. So, ito no, patak lang kayo ng konti. So, ito, dito muna tayo sa processor. Sa gitna lang. Yan. Okay. Sa kabila naman. So, yung unang patak, medyo malabnaw. Parang tubig. So, papalitan ko siya. Nasan ko lang siya konti. Ayan. So, ganun talaga pag una. Medyo nagtutubig siya. So, ayan. Palitan ko lang muli ng bago. Kakabili ko lang kasi na itong ano ko. Thermal paste ko, guys.
So hindi mo naman kailangan lagyan ng maraming thermal paste. Kasi pagka nilagay mo na yung heatsink, kakalat na siya. So yan, pati yung kanyang CPU, konti lang. Yan. So ingat lang kayo sa paglalagay, guys, ha, kasi maka madiinan nyo, mabasag niyo yung kanyang salamin, parang salamin. So ayan, tatakpan ulit natin yung kanyang. So ngayon, dahil na lagyan na natin siya, pwede na nating ibalik. So sa pagbalik, guys, dandahan lang. Ayan. So nagsagabal yung, kailangan ko lang iurong tong wire. Nakaharang, okay. So meron namang nakasulat yan. 1, 2, 3, 4, tapos 5, 6. So unahin natin tong 1. Ayan. Kaya may ganun, guys, kasi para ito 1, 2, dapat kasi alternate talaga. Kasi pagka dito ka mag-uumpisa, lulubo, hindi magpapantay yung kabit. Ayan. Ayan, 1, 2. So nakabit ko na yung dito, ito naman sa baba. Hindi mo kailangan diinan pagka nag-lock ka, kasi hindi mo naman kailangan pwersahin yun din. Ano lang naman yan, higupin naman niya yung ano. So ngayong gabing to, guys, no, nagpalit tayo ng thermal paste. So yan. So pag nagkabit kayo, guys, wag na wag nyong kakalimutang ikabit yung fan, kasi baka masira yung laptop nyo pagka nakalimutan yung ikabit. So dapat after ng magkabit kayo ng tawag dito, magpalit kayo ng processor, ng thermal paste sa processor, next nyong gagawin ay yung fan. Minsan kasi yung ibang technician or yung ibang gumagawa, nakakalimutan nilang balik to. So may tendency na kabit balik na naman. So mapapagod lang kayo. So ngayon, babalik na natin yung motherboard sa kanyang mismong bahay. So ito, huwag kakalimutan ikabit yung CMOS battery. So ganun lang, magkabit ng CMOS battery. Ayan. Ito na uli ang kanyang bahay. So sa gilid lang ang hawak madala, guys, ha. Kasi baka magkaroon tayo ng ano, baka minsan kasi tayong kahit katawan natin, guys, may kuryente tayo na hindi natin namamalayan. So balik lang natin yung board sa kanyang sariling bahay. So gandahan lang. Ayan. So dito sa baba, huwag kakalimutan na may nakaharang dyan. Dalawa yan. I mean, tatlo yan, eh. Isa. So tatlo yan. Puti natin. Yun. So yun, tatlo. Ngayon, so ikakabit na natin. Ayan. Okay. Okay. Next. Next mong makabit to, syempre, huwag kakalimutan nyo sa monitor. Ayan. Pag narinig mo na yung tunog, okay na yan. Tapos siguraduhin na natin na maayos yung pagkakabit dito, kasi baka maipit yan pagka kinabit mo na. Okay na. So dito naman tayo sa baba, tatlo dito. So first yung power socket nya. Next, yung camera.
Tapos sunod naman yung USB. So tweezer lang gamit ko guys, para ano, gamit lang kayo ng tweezer. Kung wala kayong tweezer, yung chani na lang, may chani kayo sa bahay, mas maganda tweezer yan. So nakabit ko na yung dalawa. Next, kakalimutan yung dalawang tornilyo. So yung dalawang tornilyo yan, so mapa hindi nyo naman maano sa guys ne, kasi may nakaturo naman na MB motherboard, tapos parang sign na ano na negative close parenthesis, ano ba tawag dyan, basta yan, yan na yun. So dalawang tornilyo, isa dito sa baba. Okay, so dahil nakabit na natin, bago nyo ibalik yung takip, testingin muna natin. So paano mag-testing? Andito kasi yung power switch. So ganun lang natin saklit yung takip. Yan. Okay. Yan, okay na. Ano lang, madali lang siya. Tapos, yung switch lang muna unahin natin ikabit. Yan. Yan. Tapos yung lock na blue, natanggal kasi ito guys. So, hindi ko na dinikitan kasi okay lang naman yan. So, ito, ganun lang, lock. And then, isarado natin yung screen, LCD. Pabalikta rin natin. Ngayon, okay lang siya na battery muna. Testingin natin siya kung okay. Gagana naman yan kasi meron namang RAM. So, importante, basta may RAM. Kung walang RAM, walang function yan. So, switch natin. Power switch on. Kung success ba yung ginawa natin. So, yan. So, okay. Lumalabas, CMOS battery reset. Nag-reset siya kasi nagpalit tayo ng CMOS battery. So, is invalid. Reset default configuration, mag-reboot. So, hayaan mo lang siya. Okay lang yan. So, ngayon, thermal shutdown occurred. The system BIOS detected that your notebook PC was put into hibernation or shutdown. To avoid overheating, the system is now operating normally. So, normal na. So, off na natin. Off na natin siya kasi ibabalik na natin yung kanyang laman. So, ito guys. So, bago tayo magbalik, pagkatapos ng power switch button, ito naman yung kanyang speaker. Para hindi tayo makakalimot. May sounds pa din yung sound ano natin. So, after ng switch ng speaker, yung mouse. Corsio. Yan, ito. Siguraduhin nyo lang na nakakabit ng mabuti. Yan. So, yan. Lock mo lang siya. Sunod naman, itong isa para dito sa ano, sa pindutan. Ito kasi sa pad niya. So, ngayon, kakabit natin mabuti. It's lock. Ayun. So, dahil nag-lock na, next naman yung isang tornilyo dito na tinanggal natin. So, ibabalik natin yun. Okay. Dahil nabalik na natin, next yung keyboard. So, ito. So, ang pagkabit ng keyboard, para hindi kayo mahirapan, tarin mo lang ganyan. Medyo mahaba naman yung kanyang cord niya. Papuntang motherboard. So, ganyan lang. Yan. So, pag nakita nyo na nakalock na kabilaan, pwede nyo na siyang isara. Tapos, dito sa gilid, may apat na lock, patras. Tapos, din nyo na lang. So, pagka okay na, baliktarin natin. Ang first step is yung, syempre, yung keyboard. Pero, bago tayo magkabit lahat yan, tanggalin muna natin yung battery. So, keyboard muna. Bali anim kasi yung ano ng keyboard.
So, tatlo dito, tatlo rin dito. Unahin ko muna sa gitna para hindi tayo mahirapan magkabit ng keyboard. Sa dalawang gilid. Bina naman. Yan. Hindi nyo naman kailangan lakasan or i-lock talaga ng todo-todo. Kasi tulad na ito nangyari dito. Sa baba. Ito. Nasobrahan ko siya pag-lock. Ayun, nabali yung ano niya. Pero i-re-repair ko naman yan. Walang problema dun. So, ngayon, ilagay ko nin tatlo. Ah, tatlo ba? Tama, tatlo. Ito, sir. Ito naman. So, ngayon, naikabit ko na yung anim na tornilyo ng keyboard. Ang next naman is yung wifi module. Okay. So, angat lang natin yan. Yung kanyang wifi na wire. Tapos, yung tornilyo. Actually, isa lang talaga yung tornilyo ng wifi module kasi yung isa, support lang yan. So, kabit natin. May nakasulat naman yan sa wire 2. Kung saan yan 2, doon mo ilalagay. Well, pwede mo naman baliktaran yan. Wala naman magiging kaso dun pag binaliktad mo yung wifi module na ano na wire niya. Kasi sa dulo nun, na naka-attach dun sa LCD display, pareho lang naman siya, walang pinagkaiba. So, pagka naikabit nyo na yung wifi module, pwede nyo nang takpan. Kasi wala na kayong alalahanin dito eh. Isa lang naman yung tornilyo na kailangan na baklas. So, babalik na natin yung takip. Yan. So, pagka nagkabit kayo ng takip, make sure na okay siya. Yan. Op, pababa pala. Yan. Bakit? Okay. Harang. Hindi ma. Okay. Yun. Yun. So, lock ko lang. Para hindi na kayo magpaulit-ulit at magpabalik-balik. Ganun lang naman yan. Nakaangat siya. Yun, okay na. Di nyo kailangang pwersahin mabuti guys kasi ano naman, lambot lang naman yan. So next, dalawang tornilyo dito muna sa baba. Ayan, dalawang tornilyo. So, ayan guys. So, namatay kasi yung flashlight ng cellphone ko. So, ang gamit ko lang kasi na camera is sa cellphone. So, ngayon, nakabit ko na yung isang tornilyo dito, tsaka dito. So, pag nakabit nyo na yung dalawang tornilyo dyan, next nyo namang isunod ay yung hard drive. Para hindi kayo makakalimot. So, ayan. Nalock nyo lang siya dito. Ayan. So, pagka okay na, yung lock naman ng hard drive. Madalawa dito sa unahan. Oops. Yan. Isa. Dito. So, meron dito. So, bago nyo ikabit yun nandito, make sure na ibalik nyo muna yung DVD, yung HDD caddy nyo. Kung meron kayong HDD caddy. Yan. Okay. Tapos yung harang. Yung lock. Okay. Next nyo, pwede nyo nang ibalik yung takip. Okay. Ibalik natin yung takip. Ayan.
So, naibalik na natin yung takip lahat dito. So, dito naman tayo sa gilid, yung mga tornilyo naman. So, balik na natin. Unahin mo natin sa kabilang dulo. Next, kabilang dulo. Next, kabilang dulo. So, dulo-dulo muna. Para lang may makapitan yung mga tornilyo natin. Tapos, sunod na yung dito. Alam ko, naibalik na natin yung tornilyo na ito eh, kanina sa keyboard. So, okay na yan. Okay lang. So last, yung apat na tornilyo dito sa bago yung battery. Ayan. Yung guys, no, dahil balik na natin lahat. So, yung dito na lang, re-repair ko na lang yung next time pag sinipag ako. So, yung battery. Okay. So, nakabit na lahat. Ngayon, bubuksan na natin yung ating laptop. So, yan. Lumabas siya. Enter lang tayo. Kasi nag-reset yung battery natin. So, yan. Hintayin lang natin siya mag-ano. So, ito guys, no? Okay na. Naikabit na natin na maayos yung ating battery. So, yung oras, kailangan nating i-set up uli. Kasi medyo hindi pa siya na-set up. So, set up natin. So, kung mapapansin nyo, okay yung mouse niya. Wala naman naging problema dun sa pag-ano natin. So, wala namang naging problema na maayos. So, ngayon, dito na tayo sa yan. Okay. So, isi-sync muna natin para yung oras. So, ngayon, start tayo kanina mga 11. Ngayon, 12:20 na. So, ngayon, okay na yan. So, next, gagawin natin, restart muna natin yung ating laptop. Para makita natin yung final result. Result. So, yan. So, wala nang lumabas na notification tulad na kanina yung bagong bukas. So, normal lang yun kapag ganun kasi nagpalitan ng battery. So, pakiramdaman nyo yung buga ng hangin. So, kung maging okay na, dahil naramdaman ko naman yung buga ng hangin, okay naman siya. So, wala nang naging problema. So guys, sa susunod, mag-upload naman ako sa ibang unit naman. So ito yung compact natin, CQ62. So ganun lang guys, no? Pag nagkabit or nagpalit kayo ng CMOS battery, kaysa naman ipagawa nyo dun sa repair, sa technician, magbabayad pa kayo. So magkanong bayad din, so mahal din. So kung kayo na lang, maglaan lang kayo ng oras, bili lang kayo ng mga kailangan, so wala namang maging problema. So ngayon ito, okay na yung ano natin, yung lahat working na. So salamat guys, thank you sa panunod, tsaka keep safe sa COVID natin na nararanasan ngayon. Sana maging okay ng lahat at maging normal na ulit para balik na tayo sa normal. So, thank you sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, guys, please, pakisubscribe naman.
Thank you.